Good morning po mga ka-adventure, kumusta na po kayo? So andito po tayo ngayon sa farm, bibigyan ko po kayo ng update doon sa ating project na concrete pad. So ito pong concrete pad po natin ito, halos 2 weeks or hindi, mga 1 week mahigit pa lang naman na nanoneutralize. So medyo nagkaroon po siya ng problema gawa nung lumakas yung tagas niya. So ang ano po natin dito is kailangan po natin siyang ulitin. Gagawin po natin ulit. Patutuyuin ko po siya, tapos yung tagas niya dun sa may gawing poste babaguhin po natin ulit, kasi hindi po natin siya pwedeng umpisahan kung ganito kalakas yung tagas po niya. Samahan niyo po ako at ipapakita ko po sa inyo. So okay po, ito po ang ating project na concrete pan. Ayan po, kung mapapansin nyo halos nangalahati ang tubig. So hindi po natin siya pwedeng umpisahan pagka ganyan po kalakas ang bawas ng tubig. So ito pong mga dahon po ng saging at pinakakatawan po ng saging, magmula po nung naglagay kami ng tubig, hindi na po namin yan ginalaw. So kung mapapansin nyo po, medyo talagang bumaho na siya at nag-uumpisa na po siyang magkaroon ng konting lumot. Ayan. Kung hindi lang po sana ito nagkaroon ng tagas, posible po na sa isang linggo pa pwede na natin itong umpisahan. So ang problema talaga, yun nga, nagkaroon po siya ng tagas. Doon po sa mga sumusubaybay po dito sa vlog po natin regarding this concrete pad, gusto ko po updated po kayo. So ito po talaga ang nangyayari. Nagkaroon po siya ng malakas na tagas. So imagine niyo po, almost 4 days lang, 4 days lang po yung pagitan, ganyan na po ang kalaki ang binawas. So hindi po talaga siya pwede. Dito po sa gilid, dito sa loob, wala po siyang tagas rito, okay naman, pati yung dito sa harap. Ayan. So ang nakita ko lang pong pinagmumulan po nung tagas niya ay yung sa dulo. Yun, kung saan po tayo nag-repair, yun sa pinakailalim. Ayun, kung mapapansin nyo po, teka, i-zoom ko po. Ayan. Diyan po tumutulo. Ang nakita ko po parang dun sa pinaka flooring niya, meron din siyang tagas dun. So ang mangyayari nito is bubuksan talaga natin pati yung pinaka flooring niya sa areyang yon para ma-perfect po natin. Kasi isipin nyo na lang po, alagaan po natin dito ng mga more or less 3 months mahigit yung mga hito po natin. Tapos kung ganyan po sa loob lamang po ng isang linggo ganyan na po kalaki yung bawas niya, hindi po natin siya pwedeng umpisahan, kasi nga po sayang po yung gasolina lang natin, halos makukuha lang po yung ano natin sa paglo-load ng tubig. Kanya as much as possible po, wala po siya dapat tagas. So ayan po ang itsura ng ating ninuneutralize. Talagang kung mapapansin nyo, sorry, bumabaho talaga. Ayan. Ayan po ang itsura niya, hindi na po namin yung ginagalaw. So ayan po dapat ang mangyari niyan sa ginagawa po nating project. Pag yung nanoneutralize siya, ganyan po dapat. So sayang po, sayang po talaga, pero buti na lang nakita natin na may tagas. At ang importante po rito hindi natin siya minamadali, kasi kung naglagay na po tayo dito agad ng hito fingerlings, pagkatapos dun pa lang natin nalaman na malakas palakas pala yung tagas niya,
eh mas malaking abala po 'yun. Ibababa na naman po natin ang mga fingerlings. So, antabayan ng pahu natin ito. Siguro itong mga week po na ito eh tatanggalin ko po 'yung tubig. Pagkatapos 'yung mga dahon po ng saging eh hindi na po namin tatanggalin, iuusog na lang po namin dito dahil 'yung repair lang po namin eh 'yung dun sa dulo. At pagkatapos po nung pag-repair po namin eh maglo-load ho tayo ulit ng tubig na galing nga ho sa fish pan. Pupunuin po natin siya ulit at titingnan po natin 'yung progress. Kung wala nang tagas, mas maganda para magtuloy-tuloy na po siya. Pero 'yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi po siya pwedeng madaliin. Gawa nung pag minadali natin tapos nagkaroon ng problema eh mas malaki nga po ang abala. So, kung mapapansin niyo, 'yun nga sa fish pan po natin, diyan din po kasi ako kukuha ng mga fingerlings na ilalagay dito. Buti na lang, gumanda na po 'yung panahon natin. Nagbawas na po kami, nagumpisa na po ako magpalabas ng tubig. So, ang gamit ko po eh 'yung bangka. Ayun. So, kung makikita nyo po sa gawi doon, hali po kayo at samahan ko po kayo. So, ayan po ang ginagamit kong bomba. Ganyan po ang aming proseso ng pagtanggal po ng tubig. So ito po yung sapa. Ayan, kung makikita nyo, napakataas po ng tubig. Ayan. Pero sabi ko nga, ang importante rito yung pilapil talaga natin, mataas. So hindi po tayo masyadong nag-aalala. Ang sapa po namin nito magmula nung tumigil na nga yung ulan, buti na lang bumababa na yung tubig. Ayan po ngayon ang itsura ng ating fish pan. So, nagkahalo-halo na po yung ating mga isda, yung mga breeder, yung mga good size, at yung mga fingerlings po. Nagkahalo-halo na. At ang gagawin natin dito, bawat isang fish pan po patutuyuin, i-clean up para po mapagsama-sama natin o ma-segregate man lang natin. So sa ngayon po, ayan, pinalilinis na po natin yung gilid ng ating fish pan. Nung nakaraan kasi nakakita kami dyan na malaking sawa. So iniiwasan natin, marami din kasi tayong alaga rito para hindi po pamahayan. Ayan po. Ayan po ang sitwasyon natin ngayon. Yun lang ang kagandahan po nito. Talagang hindi umalis yung ating mga breeder. Lalo na yung mga fingerlings tsaka yung mga good size. Ang hindi lang natin alam nito eh kung nagkainan na. Kinain na yung ating mga fingerlings. So malalaman po natin yan pagka nagpatuyo tayo. So okay po mga ka-adventure, marami pong salamat dun sa mga sumusubaybay po ng ating vlog. Sana meron po kayo natututunan. Tuloy-tuloy lang po yung pag-update po natin para masundan po ninyo. Tapos kung ano na nga ba yung mga nangyayari po. So marami po salamat sa panonood po ninyo. Ingat po kayo.